ibinahagi ni Juancho Trevino at Joyce Kling ang isang nakakakilig na love story na nagsimula sa hindi inaasahang paraan. Ay, so sweet. Maglakad-lakad tayo pababa sa memory lane upang galugarin ang kanilang paglalakbay. Unlikely beginnings, unang nag-cross ang landas ni Juancho at Joyce sa set ng morning news program ng GMA Network, ang unang hirit kung saan pareho silang nagsilbing posts. Hindi nila alam na ang profesional na pakikipagtulungan na ito ay haantong sa isang bagay na higit pa. Online connection, bago ang kanilang opisyal na pagpupulong, paminsan-minsang nagme-mensahe si Juancho kay Joyce online sa loob ng 6 na taon na nagpapadala ng mga random at inosenteng mensahe. Ang kanilang virtual na koneksyon ang naglagay ng batayan para sa mangyayari. Solid pursuit noong 2018, sa kanilang magkasamang hosting stint sa unang hirit, nagpa siya si Juancho na gumawa ng solid move at ituloy si Joyce romantically. Nagbunga ang kanyang pagtitiyaga at lumalim ang kanilang koneksyon. Boracay proposal, noong Mayo taong 2019, nag-propose si Juancho kay Joyce sa magandang setting ng Boracay. Sandali ng saya at pananabik sa kanilang kinabukasan na magkasama. Wedding bells, noong 9 ng Pebrero taong 2020, nagpalitan ng panata sina Juancho at Joyce sa isang magandang seremonya ng kasal ng mga Kristiyano sa Sofitel Philippine Plaza, Manila. Ang kanilang love story ay nagtapos sa pagdiriwang ng commitment at pagkakaisa. Inaasahan ng kanilang unang anak pagkaraan ng 1 taon, ibinahagi ng mag-asawa ang papanapanabik na balita na sila ay nagdadalang tao sa kanilang pinakaunang anak. Puno ng saya at pag-asa ang kanilang pahayag sa social media. A whimsical love, mula sa pagbibihis bilang Chucky at ang kanyang nobye sa panahon ng isang Halloween espesyal hanggang sa mga taus-pusong mensahe at sorpresa, ang kwento ng pag-ibig ni Juancho at Joyce ay pinaghalong serendipity, pagtitiyaga, at tunay na pagmamahal. Juancho Trevino at Joyce Spring, isang mag-asawang hindi inaasahang namumulaklak ang pag-ibig, na nagpapatunay na kung minsan ang pinakamagandang kwento ay ang mga hindi natin nakitang dumarating.